Hi mga Bex! Welcome to my vlog. So ngayon, ang bakla, magta-travel tayo pa Sri Lanka. So ayan, ready na. Syempre, kailangan picture-picture muna tayo ng view. Ayan, paalis na tayo ng Maldives. And then, landing tayo ng Dubai for 8 hours lang naman mga Bex, ang layover ng bakla. So magtatagal tayo sa Dubai, kaya tara! Lakad-lakad muna tayo sa loob. Konting tingin-tingin. Tapos ayan, after 8 hours, paalis na ulit tayo ng Dubai. So, punta naman tayo pa Sri Lanka. Ayan, habang nag-aantay tayo, picture-picture muna. So, ayan po, boarding na. And tada! Welcome to Sri Lanka, guys. So, ayan, ang makikita mo sa Sri Lanka. Sa Colombo International Airport tayo bumagsak. At ayan, makikita mo na agad ang sign ng Welcome to Sri Lanka. So, syempre, first day ng bakla. So, libot-libot muna tayo. So, konting slow-mo tayo kasi ang bilis ng tuktok nila, guys. So, ayan. So, ang first stop natin na pupuntahan ay sa Kelaniya Raha Maha Vihara Temple. So, iyan ay matatagpuan sa Peliagoda. Diyan lang yan sa Nigombo, around Nigombo. So, lakad-lakad muna tayo. Tingin-tingin, may mga flowers. Yan po, guys. Yung mga flowers na yan ay iaalay doon sa temple sa taas. So, syempre ako, video-video lang. Hindi ko naman alam kung ano gagawin doon. So, tingin-tingin lang tayo ng mga flowers. Ang ganda ng mga tulips yata yun, guys. Not sure, pero basta bulaklak yan. Okay, so ikot-ikot muna tayo, konti. Habang nag-aantay doon, si Manong tuktok, inantay niya ako. Nang bonggang-bonggang 1 hour na naman. So, ayan, akit na tayo. Pupunta doon sa taas. Ayan po, ang Kelaniya Raha Maha Vihara Temple. So, picture-picture lang ng konti. Tapos, syempre, maghanap tayo ng taga-picture. Ang hirap palang mamasyal mag-isa. So, wala kang taga-picture. So, kailangan po nating magtawag. At kung sino ang pwedeng mag-picture sa atin, eh tayo yung manggambala na. So, ayan po, nagdadasal sila. So, magbawal ng ingay. At ayan, may nakita na akong taga-picture finally. So, ayan po, lakad-lakad lang ulit tayo. Siyempre, temple-temple lang makikita natin dyan. So, iba't ibang estatwa. Hindi ko kilala kung sino ang mga yan. Pero, temple siya matatagpuan. Yan po, picture-picture lang tayo, konting video, lakad-lakad ulit muna. So, ayan guys, nagdadasal sila dyan sa paligid ng temple. So, during that time, nakabalanggot pa nga ako, may nagsabi lang sa akin na iha, bawal yan, alisin mo. So, inalis ko, nakakahiya, bawal pala siya. So, ayan, ang ganda ng view dyan guys, pura temple, nakaka-amaze. Kasi bihira lang naman tayo makakita ng mga temple, lalo na dito sa Maldives. Walang mga ganyan temple-temple. Pura dagat lang naman ang makikita at mga buhangin. So, ayan po. Ito naman ang tinatawag nilang Dansal Festival. So, na-tsyempohan ko yung ganyang festival nila, which is yung nagbibigay sila ng mga free food, free drinks, at ayan, nagkaroon tayo ng free ice cream, guys. So, ang mabait ng mga tao doon, guys, halos lahat ng madaanan namin, may mga nagbibigay ng pagkain, like biskuit, kape. Siyempre, hindi naman tayo sa nag-i-inarted na sisila, hindi lang tayo sanay sa pagkain nila. Pero, masaya at mabait yung mga tao doon sa Sri Lanka, mga Bex. So, ayan, picture-picture muna tayo. Bawat temple, makikita mo may mga estatwa. Siyempre, picture tayo, of course. Ang hirap mag-isa. So, kung sino lang matawag natin, eh, siya na lang magpicture sa atin. Ganun talaga pag solo traveler. DIY po tayo or discarte lang kung paano tayo magkakapicture. So, ito naman guys, ang temple naman na to, ang tawag dyan ay, ano na nga ba ito? Agurukala Mula Temple yata yan, sa Nigombo. So, ayan, pasyal na naman tayo. Next destination po natin ay sa Mineria National Park sa Rambawila.
So, ang layo niyan, guys. Umalis kami ng 6 a.m. Nakarating yata kami diyan ay mga 11 na. Or ano. Tapos, ayan. May makikita mo agad ng elepante, guys. Papunta doon sa bundok. So, ayan na. First stop natin din sa Mineria National Park. At ang makikita natin, syempre, elepante, guys. So, ang elephant po na yan ay mga wild elephant. So, hindi po siya sa zoo. Kaya medyo maharlik ka ang pagbubuk ng tour sa lugar na iyan. So, grabe, ang daming mga elepante. Talagang mga wild sila. Hindi pwedeng lumapit kasi baka mga gat. O baka mamaya tampalin ka ng ilong nila. So, okay. Pasyal-pasyal muna tayo ulit. Ang ganda ng lake na yan. So, wala namang buhaya. Pero, tuloy lang ang pasyal. Makakita tayo ulit ng elepante. Pag wala na, wala na. Alright, so, ganyan. Tuloy kami naka, ano nga pala kami, naka 4x4 kami na pick up during that time. So, syempre, akyat-akyat lang tayo sa mga bundok at pagmasdan ng mga scenery sa Sri Lanka. So, unforgettable experience yan. Kaya dapat sulitin ang picture. Ayan, sige, pack, aura. O, sige, pose ulit. Di mo alam kung anong pose ang gagawin kasi guys, ang hangin sa itaas ng batong malaki na yan. Kaya ang hirap magpipicture kasi lahat lili pa rin. So ayan, akyat na naman tayo. Ang ating next destination po ay sa Temple of Sacred Tooth Relic sa Kendi naman siya, guys. So travel na naman po tayo. Ayan, sige, picture, video po tayo hanggang sa masulit kasi maharlika ang binayad natin. sa Kendi na po tayo dyan. Ang tawag naman po dyan ay nandito tayo sa Cave Temple. Sa Dambula naman siya. May malaking bato, guys. Inakyat ko yan. Hirap na hirap ako. Nakita niyo naman siguro yung salawal ko. May biyak sa gitna. May slit. So, ang kahirapan ng bakla, laging hinahangin. Ayan po. Diyan po yan sa Temple of the Sacred Tooth Relic sa Kendi. Inakyat po namin yan, syempre. Napagkataas-taas, guys. Kahirapan ko. Napagod ako. Sumakit ang binti ko. Ilang bundok at ilang mga malaking bato ang inakyat namin during that time. So, syempre, tuloy pa rin tayo kasi one day two lang yan. At ayan, may malaki tayong temple. Na naman, mga estatwa, hindi ko sila kilala, pero pinagdadasalan nila yan. Bawat estatwa, bawat temple, nagdadasal sila. Parang napaka-religious ng mga tao sa Sri Lanka, kaya talaga mababait sila. So, sulitin lang, video-video lang tayo. Buti na lang maganda yung quality ng GoPro natin, guys, kahit na madilim. So, minsan may mga patay yung video or minsan may mga patay yung picture kasi vice versa ko siya ginagamit, handong GoPro or yung cellphone ko, kaya, pero, okay naman siya, guys, so far, nasulit naman natin ang Sri Lanka, kaya ayan, pura mga estatwa nakatayo, ang makikita sa bawat templo, which is nasulit naman. So after ng mga temple na yun, guys, the next day, bumiyahin na naman po ang bakla. So after ng video na to, makikita natin naman dyan ang lake round sa Kurinigala. So, syempre, may mga friendship tayo na nakilala or dating friends, kaya sila naman yung sinamahan naman nila ako naman siya dun sa lake round Kurinigala. So yan po. Tuktok na naman tayo. Biyahe na naman. So, ilang minutes din yung muna kung nagtuktok. After nagtuktok, punta na kami ng bus station. So, grabe guys, lumang-luma na yung mga bus nila compare sa Philippine bus or Dubai bus. So, bus ang pangalagyan sa Sri Lanka, napakaluma. Pero, guma naman. Nakasulit naman ang biyahe kahit na mauso. Ayan guys, ito na po ang lake crown sa Kurinigala. So, napakalaking lake siya na natapay po ng mga at mga kabahayan. So, lakad-lakad lang ang bakla. Video lang ng video. Siyempre, wala na tayong picture dyan kasi wala na tayong picture. O, lakad lang ng lakad. Nakita niya naman transportation nila. Tuk-tuk. Talaga, very convenient. So, siyempre, pag nasa Sri Lanka, hindi mawawala
souvenir. Diyan ako nagpatattoo, guys, sa Sheehan Tattoo. Diyan lang yan sa Negombo. So, syempre, kailangan natin ng souvenir ang tattoo. Hindi pwedeng mawala. So, ito, guys, papakita na yan kung paano ginawa ang aking tattoo. So, ayan, medyo mapulang-mapula na po ang aking mukha kasi nakahiga ako like for 3 or 4 hours yata siya ginawa. So, yan ang mga na pili kong tattoo is angel and demon wing. Kasi, represent siya ng bad at good side ko. At syempre, may snake dyan. Year of the snake ako. Kaya ang napili ko. So, grabe guys, ang sakit na likod ko dyan. At ng aking katawan, biruin mo. 4 hours yata siyang ginawa. So, ayan. Tadaan! Ayan na po ang aking finished product ng aking tattoo na made in Sri Lanka. Diba, bongga? So, syempre, during that time, may nagbibideo na kaya. Sulit naman, guys. Ang ating tattoo made in Sri Lanka. So, ito na yung aking parang second, last day ko na ng Sri Lanka. Kaya na magpatattoo ako. Umaga yan. Tapos inabutan ng tanghali. At syempre, ito na nga, the next day. Bye-bye, Sri Lanka na po tayo. At napaka-unforgettable experience ng nangyari sa akin sa Sri Lanka. So, 6 nights and 7 days ako nag-stay sa Sri Lanka. So, thank you so much, Sri Lanka, for the unforgettable experience. So, biyahe na po tayo. Sri Lanka to Dubai. And then, Dubai to Maldives po. Ayan. Maraming salamat. Thank you for watching. So, dito na po nagtatapos ang video ng aking Sri Lankan vacation. Ayan na po. Lalapag na tayo sa Maldives. Thank you so much for watching. I hope you like this video. Sorry if some of the language I use is my own language, which is Tagalog. So, mix na po yan. Tagalog na at saka English. Buti't hindi ko na nahaluan ng Dibehi at kung ano pa bang lengguahe. Halo.